Hey po sa ating lahat, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po ni Mr. Rod De La Cruz. Ito po yung tanong po niya, Attorney, paano po na-chismis po kami na mga addict daw po kami? Alam namin kung sino yung nag-chismis po namin, kapitbahay lang po namin. Nagdemandahan na po kami sa barangay, tapos yung barangay nag-issue na po ng CFA or Certificate to File Action. Ano po yung susunod next po na gagawin po namin? Sasagutin ko po yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So sasagutin po natin yung tanong po ni Mr. Rod De La Cruz. Tanong po niya is na-chismis daw po siya doon sa barangay nila na sila daw ay mga adik. Nagdemandahan po sila doon po sa barangay. Then yung barangay, nag-issue na po ng CFA. Ano daw yung susunod na gagawin po nila? Una po, ano bang ibig sabihin ng CFA? CFA is Certificate to File Action. Ang ibig sabihin doon, kahit na nung effort na ginawa sa inyo ng barangay, wala nang chance na makipagsundo, mag-settlement kayo. Kasi ang purpose ng barangay na kaso, yung lupon, hindi naman yun demandahan. Ang purpose ng lupon is settlement. Kasi pangit naman, nag-aaway kayo, kapitbahay lang kayo dyan, tapos nag-aaway kayo. That's why ang purpose ng barangay is settle kayo. Yun ang purpose ng lupon. But kung yung lupon, wala nang magagawa, away pa rin kayo ng away, so ang gagawin ng lupon is to issue certificate to file action, then yan, pwede na kayo mag-file ng kaso sa court. So anong kaso ang ipa-file ninyo? Pwede kayong pupunta sa piskal para mag-file kayo ng criminal case, pwede din po kayo mag-file diretso sa court ng damages. But normally, itong mga ganitong kaso, dadaan talaga sa fiscal and the fiscal will be the one to file criminal case sa'yo doon po sa municipal trial court. Ang kaso i-file is yung tinatawag na slander, oral defamation. Yun ang tinatawag na chismis, oral defamation. Iba yun sa mga libel. Mga libel kasi kung written, naka-post, yan, libel yan. But kung chismis lang, nag-aaway kayo, dyan lang, may nakarinig na dalawa, tatlo, slander yan or tinatawag na oral defamation. Yun ay ipa-file natin dun sa court. So ibig sabihin, ang tanong dito, may liability ba sa chismis? Yes po, may liability. Ito po yung tinatawag na slander, ito yung tinatawag na oral defamation. Kasi po, yung reputation ng isang tao is the property of a person. Ibig sabihin, same sa pangalan mo, same sa reputation mo, same sa mga cellphone mo, sa bahay mo, pwede, dapat mong may protection yan sa batas. So in this case, chismis ka, sisiraan yung pangalan mo, yung reputation mo, pwede ka mag-file ng kaso. Itong tinatawag na oral defamation or slander. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203, or pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, or 0932-885-6203. I repeat po, 0932-885-6203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.